susceptible kay Grock kasi dalawa sila, although yung Irithel may talon, pero yung Ick siya, pag napateran yan, nako, dasal. Mag-flicker ka na lang. Pagdasal ka kung wala kang flicker, no? And again, it's gonna be very much still up to the execution factor whether or not makakapag mas malachak mamba itong Grock nito. Yep. And then ay malalaman natin sa pagkatapos dito sa huling laban ngayong araw, ang question ay kung sino ang magwawagi. Will it be Lil Gun or will it be the ever so surprising Umbrella Squad? Madami na tayong natutunan sa day one, no? Sobra. Parang sobrang, oh my goodness. Natutunan natin na top global Gushun si, si the Troublemaker. Oh, ang ganda. Ang ganda. Best yon, the best. Highlight of my day. Na may mga Gushun players pa palang lumalabas dito sa international scene. Oo, no? Yung Grock mapapok dito. Kaso, kahit naman. Ano lang naman eh. Nobaryo lang naman eh. Oh. Ay, nanakaw! Ay, yun lang. Nice. Nice move. Nice jump. Nice jump. Okay, at speaking of jump, ayun, natalo na Nanang Sagad. Itong si Kassel. Hindi ko sure kung bakit nandun yung Teresla, pero sige. Lalim. Pero sige, natalo na siya nung Guinevere. And that's a kill on the board here for Lil Gun. Very much exactly what you would expect, I guess. Medyo na weirdohan lang ako na wala sa posisyon. Itong Teresla na to, layo mo sa lane. Pero at the same time, you know what? Look at this. Look at that beautiful combo. Binate yung ano, binate yung power of nature. Nako. Nahuli siya ni ZX Aura and snowball na yung Guinevere. This is not something that you'll actually want for Umbrella Squad. Yung mag-snowball na Guinevere. Ito usually yung, ay grabe. Ay, munti ka na yun. Ganda sana nung, hindi siya nag-usap ng tama. Yeah, pero nandun yung idea. 0.5 second na delay lang sa comms. Grabe yung ano. Pero dito yun, pag tumama lahat yun. Boy, ito yung problema mo pag yung Guinevere jungle, like Snowball. Ito yung huma-hybrid na eh. Kasi may choice ka eh na pwede kang mag-full tank, pero pwede kang dumaan ng Genius One or ng, ano, ng Starlium site. Yeah, that's the thing. If you're ahead, you have the option na maging mas aggressive in terms of itemization. Kasi alam mo lamang ka eh. And you can push it a little further para mapalaki palalo yung lamang nyo. Oh my God, kaka-level 4 lang ni Kassel. Si Aizen dito may isang wave pa na sasolid. So alam mo talaga sa XP. And hindi ko contest yung Umbrella Squad dito with the Turtle dahil nag-knockout ng purple buff, if I'm not mistaken, si Marl. Nakuha niya yung purple buff ni ZX Aura. Ayun, si 4bit naman na talagang nabigyan ng malupitan sa mukha. Pero syempre, may flicker pa naman siya, so he will be fine. Sabi ko, nababaliw ba ako matuloy yung Minotaur? May Valentina ka pala. Valentina po eh. Naloko ko ng mata ko eh. Sabi ko, ha? Huwag namang, well. Ba't dalawa yung baka? Oh, sabi nga naman, sabi nga ni Valentina, I am you. I am you, no? I am you. Na-force of flicker ni 4bit. Looks very familiar. So, wala, medyo kailangan mag-ingat yung Valentina, lalo't may wild charge na paparating. May flicker wild charge. Interesting na naka-ano, naka-brave smite. Ay, yung Grock. Well, you know what? Just to stay in the game, stay in the fight longer, that's not bad. Kasi there, wala namang regeneration factor nga naman Mark. Oh my goodness! Hapdi ng Guinevere ni Zekora. Ito yung problema, isang kill lang nabigay dyan. Ay, isang dalawang assist lang nabigay dyan. Ito yung ano eh, ito yung masakit sa loob eh. Pag magkasama talaga yung Gwyn tsaka Arlott, hindi na mag-aiwala yung dalawang yan eh, lalo sa XP. Imagine mo, XP laner ka, kaya kang patayin ng Arlott tsaka Gwyn. Omsim, ang hirap gumalaw nun. Walang galawan ka talaga nun pag na-layer ng maayos yung crowd control, no? Pag na-violent requiem ka talaga, uy, of course, yun yung flicker. Beautiful, beautiful. Okay, pero syempre, flicker is still gonna be active here para kay Kassel. Uy! Ay! Forbid. Beautiful movements here, pero syempre, Lil Gun still gonna be relatively safe. Magandang collapse. Coming wild in charge. Here, wild charge Minomon activated Fury. With the Minomon's Fury. There you go, full barrage! Getting into Bebex. With a kill on Troublemaker. Ito na. Sabi na Lil Gun, tapos na yung freestyle moment niya. Wala kayong Gushun this time around. And Lil Gun, continuously controlling the side lanes. Panalo na yung XP nila and naipanalo din nila yung gold lane. Even though nakakuha ng kill si Black March kanina, okay lang. Kasi si Bebex ay nakakuha din ng kanyang sariling kill. Eh, ramdam nyo na yung hirap gumalaw, no? Oo, yung full barrage eh, no? Tsaka full yung Minowan's Fury eh. Pag hindi mo naabot, good luck eh. Tsaka yung Winner Charge din, parang din, hindi rin ganun kagandang target eh. Iba, well, to be fair, tignan mo, iba yung mga target ngayon ni Fangor. Hindi niya masyadong in-hunt yung Ixia. Oo, wala siyang choice eh. Well, oh yeah, no choice. Kasi babakbakin kay Ayan! Sa aura na naman, nakakuha ng pangalawang turtle ng laro na ito. Kassel, lalim. Ganda movements from Kassel, pero looks like it's not gonna be enough to outmaneuver. Oh! Ayan, may ganti na ngayon ang Umbrella Squad! Full barrage! Pinligeran para magalaw ang galawan, pero looks like Aizen still gonna be able to clean up double kill para dito.
sa Arlon. Outplays after outplays. Pero again, similar to game number 2, sabi ni Black March, trabaho lang ako. Employee of the month. Employee of the month. Si Black March. No, walang personalan. Work only, no personality. Oh my gosh. Pero lamang pa rin ang Lilgan dito. Kahit sabihin natin nakakakuha ng objective ng Umbrella Squad. Piso na naman na iwan sa to. Yung Iksha, malaking problema. Teh, kahit pa sabihin natin tumataas yung damage output ni Black March, yung pang-abot nila, yung Grok, napipilitan ng sumagot din sa mga frontliners kasi ang daming frontliners sa side ng Lilgan. Kasi ang yung Minotaur, yung Arlott, pati na rin yung Guinevere. Exactly. Kasi ang no choice siya eh. Kailangan niya sagutin eh, or else kakachikachin siya yung Grok. Siya mismo papatayin. So, kailangan gamitin na niya agad. Hindi yes. Hindi can't afford to go hunting para dito kay Bebix. Yep. Kasi kita mo, si Zexaura sobrang gigil na gigil din sa laban. Oh, another wall charge. Pero may Minomes Fury na sagot dito mula sa Minotaur and nakatay nila yung Valentina bago siya makapag-knockout ng kanyang spell. Sunod na rin yung Grok Castle with the penalty zone pero nandiyan na yung full barrage mula kay Bebex. Pero tinamaan ang bola! Ayun lang! Napakagandang pwesto mula kay Black March who's able to assassinate the Iksha in the middle of the fray. Finally, nag-pay off na yung pag-iipon nito si Black March. Trabaho man. Trabaho. Yung sahod, lumabas na din yung sahod sa wakas. Oh, sabi ni Black March, eto na ako, magsha-shopping. And shopping he did. Very well so, nahuli ba nila? Si Black March, joke lang, may castle dito. Oh my God, sabi ni Black March, trabaho pa rin talaga ako. Tore yung, yung dash niya para makalayo sa Arlott, pero hindi niya nakalimutang magtrabaho habang nag-out. Multitasking. Grabe ka naman, Black March. The hardest working man. In esports. Oh my gulay. Trabaho lang. Trabaho lang talaga. Buong magdamag. Pwede siya mag-dash pa kaliwa eh. Literal palayo sa Arlott, pero sabi niya, teka, tatakay ni Tore. Ikaw muna dyan, Castle. Kaya mo na yan. Walang niya. Ay, may gulay. Pero ganda ng hatang ni Fangor dito, ha. Castle, however. God. Uy, natanong na! Hindi na kayang tiisin dyan. Mamamatay na kagad yung Teresa. Wala siya ng penalty zone. Full, yung paglapit din ng Lilgan dito. Tinitreta yung full barrage. Pero Ethan, we're able to survive with 1 HP on the Minotaur. Piso. May final slash. May sariling final slash dito sa Troublemaker. Na reset yung Teresa, however. And si Fangor, naku po, nasa maling liga. Pag na special migration, dong, wala na talagang galawan. Wala. As in, full si Bebex! Si Bebex! Final slash! Kaso wala siyang vengeance. Hindi siya Arlott. Ayun lang! Hindi siya Arlott full barrage. Pero nandito si Marl! Nandito si Marl! Pero nakaalis na! Si Bebex with a flicker out. Napatay din na solo kill ni Aizen yung Bruno. Pero nakakuha ng return kill. Si Marl dito onto ng Navaria. Pero ligtas pa rin si Bebex. Life stealing away with the Iksha. Pero si Castle, muntik niya mapatay! Uy. Si ZX Aura, pati na rin si Bebex. Pero yung damage, pati na rin yung spatial migration. The control is there. It's complete! For Lilgan, naandoon yung outmaneuver nila laban sa Umbrella Squad. Looks like pwede pa silang mag-go, go, go. The moment na makahan sila ng magandang posisyon dito, of course, Aizen already using up the final slash means na kailangan mag-reset muna. Yeah. Pero bro, what a beautiful chain of events coming in from Team Lilgan. And talaga namang kaya nilang umabante basta gusto nila. Basta makatama yung spatial migration. Uy, sinulo kill ni Aizen yung Bruno. Ganong kalopet. Sinulokil niya si Jim Bruno, boy. Ito mahirap pag ano na eh, yung dominant Thunderbolt na. Ang hirap labahanan niya eh. May slow din kasi yung Thunderbolt eh. Tas ano, tas Anli, well, similar to what we saw in the previous games, Anli CC din kasi. Anli CC. So, lagi siyang may tatalunan, lagi siyang may mag-refresh ng vengeance niya. Grabe, may marke. Tapos yung ano pa, yung bumababa yung cooldown, tapos yung HP-based damage ng passive ng Thunderbolt. Talagang sumasakit talaga naman. Sumasakit din talaga si Aizen eh. Tapos meron pa siyang ano dito, meron pa siyang Brave Smite. So, dami rin yung sustain. Aside sa binibigay ng vengeance, diba, may additional layer of sustain pa. So, si Black March dito talaga dito kailangan mag-ingat. Kasi hindi rin ganun kaligtas yung game niya in this hindi rin ganun kaganda yung game niya in terms of safety. Kasi pwedeng talaga siya likuran ni Aizen. Wala pa nga blade armor eh. Exactly. Pag lumabas na yung blade armor, bawal mo pala ganyang Arlott. So, we will eventually get to that point, no? Uh-huh. And for now, I guess the best thing they can do, again, just keep Black March alive. Yan, buhay lang dapat yung Bruno na yan. Trabaho lang. Yaman siya magtrabaho. Trabahuhin nyo lang yan. Pag trabahuhin nyo, make sure that you can also contest dito sa mga Lord kasi hindi na pwedeng ibigay itong mga Lord na to. Yeah. Tsaka kailangan nilang magkaroon din ng vision dito kay Zeke Aura. Kanina pa sila natatalunan. Ayan, kakasabi ko lang! Speaking! Ayan na, nabigyan ng isang maluwit na talunan. Full barrage! Siyempre, meron naman yung full barrage. Oh! Ibaba, the backstep full barrage! Panis! Beautiful movement mula ito kay Bebex and the rest of Lilgan. Gonna clean up house. Ang ganda i-replay nun, boy!
Nag-flicker out! Tapos flicker naka, pa atras! Nakatatlong hits, nakapag-livestream, tapos kinancel pa niya. Sabi niya, sige, papalagang kita! Ang ganda! Ganda nun! Sabi niya, kulit mo, Joy! Hindi lang laging pa-arbante ang flicker. Grabe! Pwede ka din pa-atras! The fade away! Joy, alam mo, Joy? Joy? Joy. Alam mo, Joy? May livestream ako, Joy! Ito yun eh. Grabe! Fade away, full barrage. Madalas natin nakikita, ano? Flicker in. Pa-abante, no? Oo. O kaya sidestep, full barrage. Fade away. Fade away. Eh ano, yun yung talagang alam mo yung estado ng mapa, no? Oo. Oh my goodness. Grabe si Bebex. May counterplay pa. Nireserve niya yung skills niya sa dulo, pang tulak. The outplay. Oo nga eh. The outplay. Tsaka hindi na nagmatter kung nakapag-proc ng ulti si Mark. Kasi, ang taso lifesteal eh. Mabalik din eh. Kasi ang daming target sa harapan niya. Oo. So bumabalik-balik yung buhay. Because of the, ano, the Starlium. Oh my goodness. Mukhang kailangan, ano, mukhang kailangan mag-review ng Umbrella Squad dito sa joy pick nila. Parang sabihin ni Coach, diga na talaga, boss. Nabibigyan, boss, eh. Diga na yung joy natin, boss. Oo, okay. Parang kahit lagi ko sa mid, tsaka jungle, diga na, eh. XP naman. Oh, sige, bukas. Gulat ka, bukas, XP, no? Bukas, XP. Oh, funny. Tapos sa susunod, room. Ah, this is gonna be, so far, it's looking like a wash here. May full barrage, ha? May final slash din. Yup, mahirap abutin itong joy na to, ay itong ano na to. Itong action na to. Tsaka ano, may trust ni Jax Aura. Ayun, natigyan mo. Sa harap. Hindi pwedeng ignore yan, boy. Pag hindi mo pinansin yan, mabibigyan ka talaga. Sorry kung hapdi na rin ang Nubaria, boss. Yan, this is gonna be a definitely still defendable naman position for your 4 Umbrella Squad. May Blade Armor size. Ayan, may Blade Armor size sabi natin. 7-0 yan. 7-0-6. Grabe, oh. Tingnan mo yung tatlo sa taas. Si Ethan, si Aizen, tsaka si Forbid. 13 kills. Ano sila? Kasama sila. Sila rin kasi yung starters. Siyempre. Siyempre naman. 30, pati pala si ZX Aura, 13 din. Si Bebex lang nakamiss ng isa. Sa akin, teamfight participation. Yun yung solo kill niya kay Bebex. Yung solo kill kasi. Yung solo kill niya kay Joy. Obsim. Sabi niya, yaw na ako na assist. Uy, wild charge. Ay, wild charge out of nowhere. Alright. Nagulat din yung dalawa eh. Nagulat din dalawa. Sabi niya, ano to? Ano to? Ako na yun, ganda sabihin ko eh. Si Aizen, ang pipindot niya dapat yung Vengeance. Napindot niya yung first kill. First kill. Nagulat din siya. Boss! Ano yun? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Okay, that was very risky, Fangor, and no one would follow up. Oh. Pero, yeah. Boss, ano lang, pace check lang. Pace check lang. Pace check lang. Kasi para, pwede naman kasing first kill, boss eh. Pag nagkamali ka dun, mabibigyan ka talaga dun. Kung si ZX Aura yung nandun, talagang matatalonan yun eh. Oo. So, ito. We're gonna, I think both teams right now definitely gonna be waiting for the next Lord. 9k though na advantage para dito sa Lil Gun. Hindi biro yan. Hindi biro yan. Hindi talaga biro yan, boss. Lalo ang may hawak, Ixia. Naku. Tapos ano, Ixia, Novaria. Tapos Arlott. And again, you have to be careful dito sa mga crowd control layering. Kasi pag na-layered ng maayos yung crowd control, talagang anlilipad tong si Aizen. Tapos hindi ka nagagalaw. May nakap si ano, may nakap yung Guinevere, may nakap yung Minotaur. Sarap niyan, maliligo na naman sa ano. Maliligo na naman sa stocks yung, naku po, ZX Aura, nakita niya si Marl. Ay! Wild charge! Ay, nice wild charge to go ahead and cancel that possibility of a Violet Requiem. Lord number 2 is coming up. Oh, buto na lang, sabi ni Marl, thank you, Vanguard. Alam ko, katapos ang una eh. Nung time na yun eh, katapos na dapat. Yun, literal big thank you. Good job kay Fangor doon. Boss, wala na pa. Uy! Hindi natakot, boy! Ang sakit na din. Uy, may bawas. May bawas siya. Castle, nagwawala na. Marl, nandito siya. With the ultimate, pananawa niya. Pinounce na yung full barrage. Nakuha ni Marl! Fernando yung follow-up mula kay Ethan. Final slash. Pati na yung Vengeance. Kumakasa dito. Napatay nila yung Terizla. Mag-ahabol sila. Pero makakatakbo ba ang Umbrella Squad? Tatalon! Tatalon! Si Ethan, special migration. Inabot! Oy! Si Black March. Pero may nakaw ng final slash. Pero napasama pa ata. Hindi. Nakuha nila yung kill kay Guinevere. Pero napatay din si Black March. Mukhang napasama nga, Rockart. Beautiful cancel din dun sa Violet Requiem, ha? Grabe yung counterplay na ginawa doon ni Kuya Troublemaker with his own final slash. Saving at the very, very last moment. Oh, pero naabot yung Bruno. Naabot yung Bruno, yeah, definitely. Naabot yung Bruno, so, boss. Hindi ko alam, pero I think at that point, nullified na itong board na to. Parang mali at final slash siya. Hindi mo alam kung napaganda or ano eh, no? Hindi pwedeng napaganda kasi. Hindi pwedeng, ko na alam eh. Pwedeng napatagileji yung kalaban kasi natakot. Pero okay lang dahil napakaganda ng Lord Steel ni Marl. Nakuha niya yung Lord. Under the nose. Casual lang eh.
ng Lil Gun. And may damage output na rin. Ramdam na rin natin yung damage output ni Black March, pati na rin ni Marl. Pero that is also true with Lil Gun. Nakita natin may mga sumabog na heroes doon kanina nung nilabas yung full barrage. Ay, ang bilis na matay nung Trizla. Hindi biro itong ano, yung damage pa rin ni Bebex dito sa ano na to. Sa action na to. Feeling ko kailangan pa rin siyang huntingin talaga ni Fangor. And I think, idagdag mo na si Troublemaker. Actually, Castle, duwipe ka na. Duwipe ka na para lang mahila or mahanap. Half D na yung Joy, ha? Naka Divine Glaive, tsaka ano na rin, Holy Crystal, plus yung Blood Wings. Super kate. Super taas ng magic power niya rito. Kaya naman napakasakit if ever tamaan ka nung kanyang electrifying beats. Dagdag mo pa dyan yung Lethal Ignition. So talagang, pag nakita niya ito si Bebex, kahit baka mag-flicker ito mamaya, kahit mag-flicker out, baka enough pa rin yung damage output para mapatay yung Ixia. Kaya naman, Rose Gold Meteor na yung susunod na bubuoy ni Bebex. Compounding yan, actually. Kasi ngayon, aside from the fact na medyo mas mahirap nang i-takedown tong si Marl, may shielding pa, yep. Ngayon, mas confident siya na gamitin yung Electrifying Beats na i-crowd control immune. Oo. So, pwede niya i-bypass sila Ethan, mas ma-bypass siya, yep, si Aizen. Ano kaya itong last item niya? No? Winter Trunch siguro to. Hindi sa ano? Hindi siya, ayaw niya mag-emo eh. Gusto niya Winter Trunch. Si Marl? Oo. Feeling ko, pure ano pa rin yan eh. Pwede kang may Divine Glaive na siya, di ba? So, meron. Pwede nga siya mag-Winter Trunch yun, pang outplay lang, no? Gusto mo Lightning Trunch yun, para lang masaya. Well, ako, ginagawa ko yun. Pang bawas lang. Uy, di na rin biro to. Naka-Holy Crystal din si Troublemaker. Ha? Dumadami yung damage dealer sa side ng Umbrella Squad. Yeah. At that point, mas maganda nang kunin siguro yung Wild Requiem. Oo. Actually, kahit nga yung, final slash pa rin eh. Final slash pa rin. Kasi sayo. Pwede mong unahan tong si Bebex eh. Actually, ang yes. Ang nakakatakot kasi sa lineup ng Umbrella Squad. Ano ba? Ang daming papatigiig siya. Ay, oo. Wala mo, no doubt. Yung story ng game, pag dito sa Lord Fight, pag naharap nila yung eggshots, napatay nila kagad. Tapos yung teamfight eh. Yun na yung pinaka, ano nyo eh. Parang AoE damage dealer niya. Yun lang eh. Si Forbid, kachi-kachi lang naman yan. I mean, mag-i-enjoy si Aizen kasi marami pa rin siyang mailalabas sa damage kasi dami niyang CC. Maliligo siya sa Vengeance. Pero, gaano mo katagal masusurvive yung DPS ni Bruno? Ako, yun ang tanong. Ngayon na medyo palak item na tayo, no? Oo, tago jutsu talaga si Itcha dito. Ang ganda ng pwesto ni ZX Aura to. ZX Aura, naku! Talagang waiting for the very, very last moment. Ayan, nag-immortal niya si Aizen just to be sure. Pero si Bebex, naghahandad ng angulo niyang sarili. Ethan or Aizen. Oy, who's match. Gonna pull the trigger? Black match. Kahit may purify, kaingin niya. Uy, Marl! Spotted siya. Spotted ni ZX Aura yan, ha? Okay. Ayan, okay. Ako. Kita na lahat. Kita beautiful. Na nagkakita na sila lahat. Maximum vision for all teams. Nagkaroon ng reunion dito sa may Lord Dance. Ay, sa Lord Fight. Lord okay. Pit pala. Oy, go. Oy, nag-set up na ng pader. Hindi na pwedeng tiisin masyado yan. Oy, ang damage stacks, ha? Damage stacks, ha? May marka. Oy. May mga marka. Oy, nag-file slash si Troublemaker. Pero Minon's Fury ay nanggaling na dito kung mula kay Minotaur. Sino mga ako ng Lord? Yun na. Full barrage! Full barrage! Mula kay Bebex sa may bandang liguran. Taking down Castle. That's the Trizla down. Black March. Ginamit na yung kanyang wind chant against Aizen. Beautiful. Pero wala talaga sila magawa doon sa full barrage mula sa liguran ng Lil Gun. Grabe. Ito talaga yun eh. Pag hindi mo nahuli si Bebex, kahit gano'ng ang ganda yung pwesto nyo, men. Talagang mabibigyan at mabibigyan kayo. Naawa ko kay Aizen kanina, men. Bakit? Nung humarap yung Umbrella Squad, ang daming nakamarka. Ang daming mata. Hindi na niya alam sino kanino siya magbe-vengeance. Hirap. May marka din pala pag tinamaan ka ng Astral Echo. Pag ganun, pindutin mo na lang lahat. Pwede pala yun. Tinamaan ng Astral Echo eh. Eh diba, nagmarka yung mga tao. Talaga? Astral Echo? Kailangan natin tignan ulit. Basta nakita ko kanina, tatlo yung may mata eh. Counted ba yun? One. Okay, tingnan natin. So natin. Pero kailangan kasi nasa vicinity niya. Oo, kailangan malapit. Ayan na, sinimulan na, nahuli si Castle! Oo, oh, si X Aura sa may bandang likuran, makakalis siya with a spatial migration jump. Cancelled! Kaso natalunan siya ni Fangor! Oo, si Fangor naging sagadang alay para naman makancel lang ang full barrage nito si Bebex. Will it be enough though? Wala na yung Lord. Top lane, di rin ligtas sa Weber. Big minions pa. Oh, final slash. Uy, isang pangkot na tumatalon si Marl sa likod. Ayun lang, nahuli si Bebex! Boy, sabi sa'yo, napakataas yung DPS ng Umbrella Squad. Binugahan lang isang beses yung Ixia na matay. Naku, yung gina-juggle nila na yung delicate balance nila nung pag-keep alive ng Ixia, boy. Man, yung final slash ni Aizen. Pumalya. Pumalya dong. Maganda sana yun eh. Ay, okay. So, abot tayo sa punto na wala.
We're back to square one, boy. We're back to square one. Ito na naman tayo sa mga here we go again! Ito na, lagpas 18 minutes na tayo. Si Statsman, masaya na naman. 18-minute average game. And yung damage output ng Umbrella Squad ay lalo lang tumataas. However, si Castle dito, medyo malungkot yung kanyang Teresla game. Kanina pa siya pinapinapinapinal slash ni Aizen palabas. Hindi siya makapag-penalty zone eh. Every time nagkikita sila ni Aizen, pinapinapinal slash siya eh. In fairness, pahirap na pahirap kasi nag-iiba din yung, parang iniiba na yung galaw nila onte eh. Mm. Hindi yung normal targets, parang kahit anong kahit sino pwede nang bigyan eh, no? Oo. Sabi, siguro all nila sa headset nila, men, yung nasa harap na lang, bahala na. Huwag natin hanapin masyado si Bebex. Oh. Except si Fangor. Hinahanap pa rin niya. Si, ano kasi, si Fangor dito, trabaho ang matatagi. Ayun na. Ay, nagamit na yung Violet Requiem! Oh, the jump! Ito na ang full barrage! Ni Bebex, hindi na naman siya makita ng Umbrella Squad. Napatay na yung Grok. Pero si Marge sa may batang unahan, hindi pa rin sila makahanap ng way para mapasok yung backline. And patay na rin si Black March! Ayun, nabigyan. Next killing spree for the Novaria. Tinamaan na rin dito ng Vengeance. Trouble! The Isaac Troublemaker. And Troublemaker, kaya ba niya mang outplay? Nandun yung kanyang micro spell. Micro ability, pero si Ink siya in the middle lane. Gusto niya natapusin yung laro. Troublemaker, he will fall down. At yun na nga po, mga kaibigan, ang tinabaho ng matagal ng Team Lil Gun, eh, bagana naman para sa kanila. It's a wipeout! And Team Lil Gun with the victory! The reverse sweep laban sa Umbrella Squad. And here we see talaga namang there's really something.